Mga Lods, 2-0 na ang Minnesota. So may mga nagtatanong sa akin, Lods, paano nangyari yun? Samantalang wala si Rudy Gobert, di ba? Kulang ang Minnesota. Main player pa, tapos nanalo pa rin sila. So most probably, Lods, ganito yan. Most probably, ah. Ang Denver Nuggets kasi, nag-ready yan doon sa may defense ng Minnesota na ang anchor ay si Rudy Gobert, di ba? Pero ang Minnesota, most probably, alam nila na pwedeng mawala si Rudy Gobert. So nag-practice sila ng kahit wala si Rudy Gobert, paano yung magiging depensa nila. So pagdating ng game, na-surprise yung Denver. Most probably, ganyan yung nangyari. Kaya nagulat sila na ito yung game plan natin. Pero yung game plan natin, nandun si Rudy Gobert. So, medyo mag-iiba yung depensa ng Minnesota. So, hindi nila na-foresee kagad siguro yun. Yun yung tingin ko nangyari. Pero siyempre, papakita ko sa inyo sa mga videos kung ano ba yung naging adjustment ng Minnesota. Kasi kagaya ng sinabi ko sa inyo, ang kagandahan kasi kay Rudy Gobert, kaya niyang bantayan yung pick and roll ni Jokic at si Murray. Kaya niyang bantayan yung pick and roll ng Denver Nuggets or two-man game ng Denver Nuggets na i-cover niya yung tira o yung roll at yung papasahan. He can guard multiple players in one situation. Eh, napakahalaga nun. So, ano yung ginawang adjustment ng Minnesota? So, dito, Lods, sasabihin ko muna sa inyo, ang ginawang adjustment ng Minnesota is yung weak side health nila is talagang nakafocus kung ano yung mangyayari sa pick and roll situation. Para kung sakaling kailanganin yung tulong niya, he-help siya. Kung hindi kayo kakailanganin yung tulong niya, eh mag-drop down siya. Tapos usually, pag si Jokic ang nasa ilalim, ang dami nilang tumatao. Pagkatapos may sumusundot sa ilalim, para magkaroon ng psychological effect na hindi basta magiging madali ang trabaho para kay Jokic. So ito, Lods, papakita ko sa inyo yung videong sinasabi ko. So ito, Lods, pinasa yung bola kay Jokic, tapos nag-fake handoff, okay? Nung nag-fake handoff, mag-handoff sa ilalim, ito yung two-man game. Parang pick and roll din yan. So dito, every time ginagawa nila is ino-over nila yan. Hindi sila nag-switch, ino-over nila yan. Tapos sinasalon read. Wala silang takot sa role ni Jokic. Bakit kamo? Dahil nandun si Karl Anthony Towns, na which is ginagawa ni Gobert dati. Siya muna ang papalit doon. Aabangan niya. So nangyari dito is, sige yan. Yung trabaho ni Gobert naman, o kaya ni Karl Anthony Towns, dito sa pick and roll, ay hindi nagawa nitong number 9 tsaka ng number 11. Okay? Paano hindi nila nagawa? Kasi Lods, yun o, naiwanan nila at makakatira. So tingnan nyo ngayon ito nasa weak side health. Tinitingnan nyo yung nangyayari. Kakailanganin ba nila yung tulong ko? Hindi. Dahil dito nagkamali yung mga kakampi niya, kinailangan yung tulong niya. So ang ginawa niya, siya ang humilp. Nakita niya, Lods, yung dalawa na iwan. So siya yung humilp. So yun, yung weak side help is more focused na doon sa nangyayari sa pick and roll situation. Ganun din naman dati. Kaso nga lang, hindi lang ganun kinakailangan dahil kay Rudy Gobert. Okay? So next tayo, Lods, dito. May pick and roll dito. Okay, may handoff pala, handoff. Hawak ni Jokic yung bola, i-handoff kay Porter. So ganun pa rin. I-over pa rin nila ang two-man game. Tapos tatanggalin nila yung tira ni Porter. Okay? Tatanggalin nila. Tignan ito, number 9. Nakaabang na kagad sa papasaan, doon sa roll. Tapos ito, nasa ilalim, nakaabang din. So ganyan, weak side, very disciplined yung Minnesota sa ganyan. So nangyari dito, hindi kagad na ipasa kasi maganda rin yung ginawa ng number 23 na yan, na kinover niya muna yung pasa para hindi kagad mapasaan kagad si Jokic. At nagkaroon ng time to recover itong number 11 na si Reed, okay? So pagtanggap ni Jokic, ayan, 1-1 sila sa ibabaw. Winawanan naman nila sa ibabaw kasi mabilis naman si Reed. Tinidikitan niya, lahat nakaabang. Ayan. Parang si Kobe din, kung paano binabantayan si Kobe dati. So yan nangyari dito, naubos yung oras nila. Okay? Good defense sa Minnesota. So dito naman, Lods. Nag-screen away naman si Jokic. Okay? Nag-screen away. Panag-screen away ang ginagawa ng bantay ni Jokic, bumababa na. Kasi hindi naman mapapasahan si Jokic eh. So ang pinipigilan nila dito, yung pag-curl. Ayano, ayan. Dahil nag-curl, kasi mag-o-over eh. So mag-curl yan. May nakaabang na. So mangyayari dito, tinan yung dalawa, bumaba ka agad. O, tinan nyo, bumaba ka agad yung dalawa. Ayan, ito na kami, responde na kami. Very disciplined yung health defense nila. So ngayon, nakita niya yan, ni Porter yan, di tumuloy, inatras niya. Nung inatras naman niya, siyempre malayo na tong dalawa. Sino yung lumalapit? Si Karl Anthony Towns. Okay, ready ako humilp, if ever man. Itong dalawa, hindi pa nakakabalik, kaya ang ginawa niya, siya nang tumulong, baka tumira. Nag-switch na lang ng bantay. Ito, ayan. Ito, pumunta na sa gitna. So ngayon, ginawa, pinasa kay Jokic, malalim, good position. Tingnan nyo itong number 10, si Conley bumaba agad. Itong number 9, hindi dapat bababa yan, mali yan actually. Dapat din siya bumaba. Kasi si Conley lang sapat na. Okay? So nangyari dito, natapik yung bola. Pagtanggap dito, natapik ulit ni Conley yung bola. Okay? Natapik ulit, di ba? Yan, every time pala hawak ni Jokic yung bola, may pagkakataon silang sumundo, susundutin nila. Yan. Itong number 9 yan, dapat dyan lang ang pwesto niya kasi titingnan niya kung saan papasa. Doon siya pupunta. It's either sa number 27 or number 9 ng Denver Nuggets. So, ayan. So, may psychological effect. Tinan niyo lahat. Halos bumabantay na sa ilalim sa kanya, di ba?
May psychological effect na hindi niya pwede ibaba yung bola dahil nandun si Conley. Okay? So yan, nakita nyo Lods? So apat ang bumabantay sa kay Jokic. Yan. Rebound yung bola. Good defense. So dito naman Lods, high pick and roll. Oh, over pa rin. Tapos abangan niya no, ni Reed. Nakita nyo yung sa kabila si Conley yan. Very disciplined. Tumutulong na siya kagad. Nagda-drop down na siya kagad. Yung hindi ginagawa ni D'Angelo Russell, ginagawa ni Mike Conley. Pero buti na lang, hindi na rin kinailangan yung tulong niya, na-steal na agad. Kung sakaling hindi ma-steal, may backup plan. So ayan, okay, good defense. Tapos dito Los, kung makikita nyo, every time may opportunity sila na harasin si Jamal Murray, ginagawa nila. Tingnan nyo number 3, yung tao niya nandito. So iniwan niya na, di ba? Iniwan niya muna, total malayo ka naman eh. Si Jamal Murray nandiyan, anong ginawa niya? Dinoble niya na, wala naman papasahan eh. Anong nangyari dito? Naubos yung oras. Okay, pinasa nila, bumalik sa dating tao. Okay, binalik kay Murray, ilan segundo lang, 8 seconds, ang layo pa, wala pa sila naka-create. Tapos lahat ng kakampi ng Minnesota sa baba, nakapagpahinga sa depensa. Eh, di very good. Diba? So ngayon, tinan nyo talos, ito ang ganda na nangyari dito. Ang bantay ni Carl Anthony Towns si Aaron Gordon. Okay, magbibigay siya ng screen dapat eh. Diba? Doon sa, kay Jamal Murray. Ang ginawa ni Carl Anthony Towns, nag-switch sila. Bakit kamo? Para, ang magbabantay ng pick and roll is yung mas athletic kumpara sa kanya sa ibabaw. O kaya yung mas agile. Ang ginawa ni Karl Anthony Towns, binantayan niya yung corner guy. Okay, bakit? Para siya yung magiging last man defender, which is matangkad. Diba? Ang galing ng defensive rotation kagad nila. Kumbaga, very disciplined talaga. So, ayan. 2 seconds to shoot. Hindi na sila nakatira, naubos yung oras dahil doon sa harassment na ginawa nila kay Jamal Murray nung una. So ayan Lods, bola ng Minnesota, good defense. So Lods, nakita nyo yung nangyari. Yung weak side help, very disciplined, nakaabang na kagad. So kaya nilang punan kagad if ever na magkamali yung mga players na pumalit doon sa pwesto ni Rudy Gobert. Nakikita nyo. Tapos nakikita nyo talagang every time na merong nasa ilalim si Jokic, automatic agad yung weak side wing ang siyang nagdo-double kagad. Tapos yung corner guy na tao, inaabangan kung saan papasahan. Okay? So mga Lods, sana naintindihan nyo kung paano ko pinaliwanag yan at magamit nyo rin sa laro. Yun lang mga Lods. Thank you!